Hi guys, welcome back to another video. So, andito na tayo sa Surrey, British Columbia. Nakapasok na tayo sa yard nila. Ang aga nila nagbukas, 6 a.m. in the morning, and hindi siya ganun kalamig dito kasi ito yung pinaka mainit na lugar sa Canada. Pero lumalamig siya, hindi naman lang siya masyado nag-i-snow. Yan yung karga natin. So yan yung mag-unload tayo, then after neto is pipick up tayo ng load. And tingnan natin kung saan tayo makaka-pick up. Wait na lang natin yung shipper, nabigay na natin yung papel doon. And hintayin na lang natin na mag-unload tayo. Let's go guys. Okay guys, dito tayo mag-unload ngayon ng ating load. And sobrang dilim. Siguro hindi nyo na makikita. Guys, tapos na tayo sa pagdi-deliver. Nandito na tayo ulit sa highway. Pabalik tayo ng... Nasa Surrey pa rin naman siya. Part siya ng Surrey, pero pabalik tayo. Alin, nandito tayo sa bandang Surrey Port. Naalala nyo yung pumikap ako ng coil na walang second chance. Yun, doon banda ako nag-deliver. Then yun, pabalik tayo. And doon tayo magpipick up ngayon. Ang bukas, sakto yung bukas niya, alas 8. Ay, 8:30. Kaya darating ako doon siguro mga 8:27, sakto-sakto siya. So yun guys, pick-upin na muna natin tong load na to. And pipick up tayo sa SNR. Hindi siya N siya, SNR. And kahoy pa rin ang pipick-upin natin, mga lumber. Pero ibang klaseng kahoy siya, malalaki. Ewan ko kung malalaki ba yung kakarga natin, pero nakabalot siya ng plastic. Papunta siyang Innisfil, Ontario, yung load na to. Malapit lang sa yard, siguro mga 15 minutes away sa yard. Ayan. And then after natin pumick up, and babiyahin na tayo ulit. And papakita ko sa inyo kung paano ba pumipick up dito and saan lugar. Marami akong pick-upan Halos lagi ako dito sa BC. Marami akong pick-upan pa na hindi na ipapakita sa inyo guys. And ipapakita natin yan sa mga susunod na araw, susunod dyan. Ito ngayon SNR, bago to sa paningin nyo. And ngayon, pipick up, dun tayo pipick up. Okay guys, let's go and kita is tayo sa deliverance. Tayo sa yard ng SNR. Itong SNR, malaki yung yard na ito Yan, mula dito hanggang dito. And papasok pa tayo dun hanggang looban. Tagal na ako pumikap dito. Last year pa. So, yun guys. Itong load natin is tarp. Itatarp natin yung mga lumber na pipikapin natin dito. And doon tayo banda sa gilid, sa left side, na maglo-load yan. Antayin na lang tayo kasi mayroon truck doon para sa pag-u-turn ng commit truck pa doon. And dito muna tayo magpa-park kasi dito talaga yung waiting area nila. So yun guys, nag-move na tayo, pinamove na tayo. And then dito sana tayo maglo-loading dyan sa gilid. Yan. Kaso... hindi na daw, doon lang tayo sa baba maglo-load. And punta tayo doon and i-stop tayo doon sa another spot nila. Doon tayo sa pinakababa. So yun guys, naka-stop na tayo dito. Yan, stop all numbers. And nakikita nyo yung isang truck na yun, yung naglo-load yan. Diyan tayo papalit. Diyan tayo magpa-park para load. And ganyan din siguro ang ating load for today. Guys, ito yung pagkain ko. Kakain na muna tayo. Habang naglo-load pa yung isang driver doon, baka kasi mamaya hindi na tayo makakain. Kasi after ko mag-load, and tuloy-tuloy na tayo, magta-tarp na tayo after ng
after natin mag-load. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi pagkakain ako, ngayon nag-load ka ngayon, tapos kumain ka. Tatama rin ka na magbuhat ng tarp or mag-secure kasi busog ka, parang sarap mo na magpahinga or mag-drive na lang or matulog. Yun ang mahirap pag kumain ka pag yung hindi pa tapos yung trabaho mo. Tatama rin ka talaga. Kaya ako, kumakain na muna ako. Kaya pag hindi ako nakain, tinatapos ko muna lahat-lahat ng gawain ko, then doon ako kumakain kapag driving na lang yung gagawin ko. So yun guys, kain na muna tayo para mamaya may lakas tayo. Ngayon magsasahing na rin ako para after ko lahat-lahat ng trabaho, panigurado gutom ako. Kaya kakain tayo ng masarap. So yun guys, yung trailer natin, dito tayo nag-fart sa bottom. Ayan, paangat. Paangat yung ano. So yun guys, dun tayo galing. And then in-straight natin yung truck dito. So yun guys, awaiting na lang tayo sa builds natin para makaalis na tayo and makapag-tarp dun sa truck stop na pupuntahan natin. So yun guys, ayan yung load natin for today. Maliit lang siya pero mabigat. Yeah, mabigat siya, malaking kahoy oh. Malalaking cuts ng kahoy to, ibang klaseng kahoy to. Ayan oh. Halos isang dangkal yung laki ng kahoy na to, yan. Unti lang siya pero mabigat. Ayan, maximum lahat tayo sa gauge natin, yan. May belly, yung second, yung 2 high is belly, yung 3 high. Ayan, yung 3 high lang siya. Ayan, mabigat na siya. Yon, tapos na tayo and then pupunta na lang tayo sa truck stop para mag-secure neto. And hindi ko na napakita sa inyo yung pag-load natin kasi mahigpit yung isa. Ma-shy type daw siya sa camera, operator. Okay guys, later na lang and then mag-secure tayo. Let's go! Nandito na tayo sa truck stop ng Hope na ESO and magdo-drone sana ako kaso maambon eh, mababasa yung LEC ng ating drone kasi open siya eh. Kita yung loob. So yan yung truck natin. Nandito tayo nag-park sa dulo. Yung mga view ano niyo no, nasa bundok-bundok tayo. So yun guys, and then so yun guys, i-secure lang natin to ng mabilisan kasi para makapatakbo pa tayo. Let's go! So yun guys, aakyat na tayo sa taas. And pag nandito tayo sa British Columbia, wala, hindi natin kailangan ng harness o kahit na ano. Kailangan flexible ka para umakyat sa taas ng load mo. Yun. Kailangan nyo lang iingatan yung tarp na hindi malaglag kasi pag nalaglag yan, mangingiyak kayo kung paano nyo iakyat to. Ang bigat na ito. Basa pa. So yun guys. So yun guys, bago nyo ilatag yung isang tarp, kailangan nyo munang sabitan ng bungee kasi mahangin. Pag yan nilipad, mahirap nang hawakan.
So yun guys, papakita ko na lang sa inyo ng buo to after ko nang mag-tarp. Ayan yung load natin and naibaba ko na isang tarp. So ngayon tatarp natin siya ng mabilisan in 3, 2, 1, go! Boom! Panis, ang galing. Ang bilis, oh. Na-tarp ko na kaagad. Sobrang nakakapagod. Pero hindi naman ako pinawisan dahil malamig ang weather ngayong umaga. Sa tayo mag-secure and everything and mag-tarp. So yun guys, hanggang dito na lang ating video and maraming salamat sa panonood nyo. Huwag nyo kalimutan na mag-subscribe and on yung notification bell para updated kayo sa mga video na ilalabas natin. And after neto is magde-drive ako sa bahay ng 2 days then pabalik tayo sa Ontario this Friday. Next Friday. Kasi ano nga yung Friday ngayon and next Friday and dun tayo magde-deliver tayo. And pabalik tayo ng yard, ewan ko kung magde-deliver ako or detrap natin kasi merong sinabi sa inyo yung dispatch and then doon na lang natin, doon ko na lang ipapaalam pag umabot ako sa yard. Okay guys, thank you for watching, bye bye!